basura di, tapong ng basura doon. Bakit? Ganun. It's because wala pa rin tayo pagtingin sa iba. Siguro. Siguro lang. Ha? Yun lang aking mukha eh. Maaaring mali ako, maliliin lang ako. Anyway, pag-isipan natin yun. Tingnan natin sa Japan. Ang linis, ano? Bakit? Kasi muna nila yung iba. Ha? Ayaw nila na makikita nila na iba ay madudumihan. Ha? So, magkaiba talaga. Magkaiba ang ating pananaw sa tunay na pagiging isang Kristiyano. Kung minsan ay mas Kristiyano pang iba kahit hindi nila alam. O, pagka nakaaway mo yung iba dyan, buong bayan kaaway mo. Ay, talaga nga naman. Wala kang ligtas dyan. O, ay, kukuyuhin ka ng buong bayan. Kasi, bakit? Hindi tinitingnan ko yung tama talaga kung ano yung mali. Tinitingnan lang kung ano yung nararamdaman ko. Ha? Kung sa akin gagawin yun, hindi pwede yun. O, di po ba? Ano na yung katotohanan? Nasaan na yung katotohanan? Atayo ba tayo sa katotohanan? O sa hudyok ng ating kalooban? Ng ating nararamdaman lang? So, marami tayong dapat baguhin sa ating kultura. At isa na nga dito, ang colonialism. Ha? At ang colonialism ay ang kawalaan ng pagkasarili. Anong ibig sabihin ng kasarilan? Na ating akuin ang ating pagkakamali at ang ating pagiging tama. Okay? Akuin natin anuman yung mali sa atin at yung tama. Yung mali, pagbuhin natin. Eh, ang hirap sa atin, ay, kapag naglagay ka dyan sa Facebook, medyo tinamaan yung ating ay, amor propio. Allah! Ang dami dyan pa. Sasabihin sa'yo, mabang ka na sana sa impyerno. Ay, hindi mo lang tinitingnan yung issues. Ano? At magtakot na takot magbigyan ng sariling opinion kapag tama yung opinion. Bakit? Kasi nagkatakot tayo mabuyok. Ano yung pagiging tapat na tagasunod ng ating Panginoon kung takot tayo sa katotohanan? Ha? Ang tunay na pananampalataya yung binigay sa atin ng Espanyol ay tunay. Pagkamat ang kanilang intensyon siguro ay mali at makasarili, ang binigay nila sa atin ay tama. Huwag natin gamitin ang tama sa mali. Huwag natin ipagyabang na tayong Kristiyano pero hindi naman asal Kristiyano. Huwag natin yung pagmayagpang na okay, yan. Pero yung ating kalulooban ay puno-puno ng kalimutan. Kaya mga kapatid, ito ang hamon sa atin ng sanggininyo. Siya ay hindi bata. Anong bata para ibigay sa atin ang kaulugan ng pagiging isang bata sa kaharian ng Diyos. Hindi po isip bata, hindi po simpleton. Ha? Tandaan niyo po yan, hindi po tayo simpleton. Hindi niyo mo yung simpleton? Ha? Ututo? Ha? Hindi po yan ang kaulugan ng Santo Niño. Ang kaulugan ng Santo Niño ay simbolo ng pagsakop ng Diyos sa ating buong buo. Walang inihaharap at inihahadlang sa lakot ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang bata. Kung makikita nga po natin, maraming hadlang sa ating buhay sapagkat tayo hindi nanggagawa tayo bata. Because
The child is the father of the man. The child is the father of the man. Kung paano kang tumanda ay sapagkat ganun ka yung bata. Kung kaya nga, kung paano natin itatrato ang ating maliliit, ay ganun din ang kinakupasan ng ating bayan. Kung ang ating naiwanan ay watak-watak at gulong-gulong, ganun din po ang kahantungan ng ating bayan. Watak-watak, gulong-gulong. Sapagkat, the child is the father of the man. Yan po ang santo ninyo. Yan po ang kahulugan ng ating kapistahan ngayon. O kaya nga, kapag nagsasalita tayo ng big senior, ibig sabihin nun, inaako natin na buong buo ang kagustuhan ng Diyos ang para sa atin. Tayo bilang isang bayan na Pilipino ay kinakailangan magtakuyo ng ganitong pag-unawa sa Diyos. Nang sa ganon tayo maging tunay na halimbawa at nang sa ganon tayo makita ng ibang bayan tunay na maniwala sa kanya. Sapagkat nahihirapan sila maniwala sa atin. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ha? Alam niyo kung bakit nahihirapan yung karating nating bayan sa hindi paniniwala sa ating pananampalataya? Unang-una, hindi tayo nagsasalita. We don't show them. Ha? We just keep it to ourselves. Ha? You have a lot to give. Because you are the Santo Niño among our people now. Kayo yung mapakumbabang inaako ang Diyos sa inyong buhay. You have that power to share God around you. If you don't share, they won't understand. Show your faith. Don't be afraid to show your faith. At gagawin natin ito sa paggawa ng ating dapat gawin. Ha? Huwag tayong mahihiyang gawin ang dapat natin gawin. Ha? Maging totoo tayo sa ating pinaniwalaan at maging tatag ang ating paniniwala sa paggawa ng ating paniniwala. At sa ganitong paraan, makikita nila. Ha? Sino ba itong mga ito? O, naghihirap dito. Sa bahay ito, marami rin problema. Pero bakit ang tatag nila? Share your faith. Show them why you are strong. Because this is the only way that God can be revealed. If you don't speak, no one will speak. Don't expect us priests to say, no, it's you. Ha? Kayo na malalapit sa kanila, ay kinakailangan magsalita tungkol sa kanya. And if you are not afraid to talk about Him, He will not be afraid to talk to you about Him up there. Ha? So, ito ang ano sa atin. Pit Senior, bigay natin, ipaalam natin sa ating mga kasama, kasambahay ngayon, ang ating paniniwala. Ngayon, katotoo lang, magagawa niyo ba yan? Hoy! Okay mo, oo, kung hindi naman niyo gagawin. Ha? Okay din lang yun, hindi ko magagawa. Ano? Ha? Nahihiya kayo? Ha? Ayan ang mga pala sinasabi sa inyo. In the logic of heaven, those who are humble are the highest. So if you are humble, you should not be afraid to say. Ngayon, kung mayapang kayo at mag-pride, huwag na nga. No? Okay? Because it's only the humble who
who is not afraid to speak up the truth. O, alam ko sa inyo, marami sa inyo, yung kapapamatay yung kanilang mga inaalaga. O, why don't you speak? Ha? Speak out. Ha? Sino yan? Ito nga mo sa atin. It's very real. At kapag ginawa natin yon, we are creating new culture. The culture of evangelized culture. A culture of true love and true faith. And if you are able to do that, I tell you, you have done the best in your life. Hindi lang sa telepono, pero lalo-lalo na sa ating mga ginagawa. Ano? So, huwag natin kalilimutan mga kapatid. Wala nung kuha talaga. Subukan ninyo sa inyong mga kasamaan, sa inyong kasambahay. Subukan ninyo ipamalita ang ating pananampalataya. Ibuhay ninyo ang inyong pananampalataya sa loob ng inyong bahay. At makikita ninyo, they will believe. They will believe. It's only that we don't try and we don't open. So, things don't happen. If we are able to have the courage to show and lead them and be the example ourselves, then we will be able to see God's power in us. Amen. Tapos na po ang mass. Ayan, palabas na kami.